So good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Last week, ako ay pumunta sa ospital sa isang doktor para ikonsulta ang kirot o yung sakit na nararamdaman ko sa aking kanang paa mula sa ilalim ng baywang hanggang doon sa ibaba ng aking paa. Dala-dala ko yung aking x-ray at binigay sa doktor at tinignan niya kung ano yung nakikita sa x-ray. At pagkatapos ng ilang sandali ay sabi niya kaagad sa akin na, "Father, ikaw ay may sciatica." Siguro ngayon niyo lang narinig yung karamdaman na yung sciatica ay tungkol sa sciatic nerve mula sa dito sa baywang hanggang sa ating mga paa. At minsan ito ay out of order kaya ito ay sumasakit. Sabi ng doktor sa akin ay, "Father, ay sciatica, dala na yan ng ating edad. Okay? At hindi na tayo bata, kaya yan ay minsan sumasakit." Sabi ko sa aking sarili ay tinatanggap ko naman na ako ay may edad na rin. Ako ay 65 na. No? At tinatanggap ko rin na hindi na ako bata. I'm not young anymore. Pero tanungin mo yung mga senior citizens dito o yung mga nasa 40s o nasa 50s at sasabihin sa atin na oo nga, nararamdaman natin ang pagluma ng ating katawan because we are not young anymore. Pero sasabihin din nila na we are not young anymore, but we are young at heart. Ano ba yung young at heart? Young at heart, ayan ay isang kalagayan na hindi nagagalaw ng kalumaan ng katawan. Halimbawa, yung ating mga pananaw sa buhay, di ba? Hindi yan naluluma, pwedeng mabago yan. Pwedeng lumago yan. Yung mga pangarap natin sa buhay, yung ating mga hangarin, yung mga minimithi, hindi yan nawawala at hindi ito naluluma. Yan yung mga young at heart. Kaya yung mga karamihan ng seniors dito, masasabi nila ay we are not young anymore, hindi na tayo bata, but we are young at heart. Sino kaya ang modelo natin ng young at heart? Yung bida sa ating ebanghelyo ngayong umagang ito. Ang pangalan niya, si Zacarias. Siguro kayong mga nag-attend ng 9 days, laman ninyo ang kwento ni Zacarias at saka yung asawa niyang si Elizabeth. Sila ay meron ng katandaan. Sa English nga, sinasabi, hindi lang advanced in age, pero well advanced in age. Ibig sabihin, talagang may edad na. Pwede nating sabihin between 60 and 70 years old. Pero meron silang isang minimiti sa buhay. Meron silang hangarin at ang magkaroon ng isang anak. Anak na sa edad na yon ay wala pa rin sila. At sa kultura na yon, kultura ng mga Hudyo noon, ang pagiging walang anak ay isang malaking kawalan. Yan ang kanilang minimiti sa buhay na hindi pa rin tinutupad ng Diyos. Siguro, si Zacarias, ano bang papel niya sa buhay? Anong kanyang gawain? Siya ay isang pari ng templo ng Jerusalem. Nagsisilbi siya sa templo ng Jerusalem. So, ibig sabihin ay araw-araw, din ewan ko kung araw-araw ito,
pero ang buhay niya ay nakasentro sa pagsisilbi sa templo ng Jerusalem. Siguro si Zacarias may sentimiento sa Panginoon kay Yahweh. He is disappointed. Bakit? Pare ng templo. Diba minsan, pag may kilala tayong pare, lalapitan natin, Father, ipagdasal niyo nga ito, meron akong intensyon. Alam ko na malakas kayo sa Panginoon. Kasi pare kayo. Sabi lang niyo, malakas kami sa Panginoon. No? Si Zacarias, siguro ganun din yung nararamdaan nasa isip niya. Malakas siya, malapit siya sa Panginoon. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot ang kanyang panalangin na magkaroon ng anak. Siguro may sentimiento siya. Pero kay Zacarias, tuloy ang buhay. Tuloy ang kanyang gawain. Hindi siya nagmukmuk. Diba? Kahit na disappointed siya sa kay Yahweh, tuloy pa rin ang kanyang gawain sa buhay. Kayo rin naman. Isipin ninyo lahat ng inyong mga dinasal sa Panginoon. Ilan ang natupad? Siguro mabibilang. Ilan ang hindi natupad? Marami. Pero hindi rin tayo nagmukmuk. Dahil alam natin, meron pang kailangan tuparin sa ating buhay. So, yun ay isang quality ng isang young at heart. Alam niya kung paano hawakan ang mga kasawian. Hindi naman siguro kasawian yun, no? Kung mga trahedya sa buhay na dumarating sa ating buhay. Marunong kang humawak ng mga ganong kalagayan sa buhay. Pangalawa, nakatangian ng isang young at heart. So, una, yung katapatan. Okay, naging tapat siya sa kanyang mga gawain. Pangalawa, tuloy ang pangarap. Tuloy ang buhay. Meron pang mga pangarap siguro na mas higit pa sa kanyang mga personal na pangarap sa buhay. Meron nga. Ano ba yung pangarap na yun? Yung pangarap niya ay hindi lang personal na rin, pero ito rin ay pangarap ng bawat Hudyo, bawat tao noong panahon na yun. Bawat kababayan niya, yan din ang pangarap. Malaking pangarap to. Anong pangarap na yun? Na sana dumating na ang pinakahihintay nilang Mesiyas at tagapagligtas. Yun ang minimithi nila. Hindi lang si Zacarias, kundi lahat ng mga kababayan na noong panahon na iyon. Diba? Ganda. At napakalaki ang pangarap na yun. Marami pa namang kailangang pagtuunan ng pansin sa buhay. Marami pang mga pangarap na ating kailangan harapin. At dumating nga ang pangarap na yon. Ayon sa kanyang dasal sa umagang ito, nagpasalamat siya dahil dumating na ang tagapagligtas o darating na ang tagapagligtas. Pangatlong katangian ng isang young at heart, marunong magpasalamat sa Diyos. Marunong pumuri sa Diyos. Diba? Sa ating ebanghelyo, talagang umaapaw ang kanyang pasasalamat sa Diyos. Pinupuri ko ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Darating na ang pinipintuhong nilang tagapagligtas at higit sa lahat, meron pang bonus na binigay ng Diyos sa kanya. Ano yung bonus na yun? Nagkaroon siya ng inaasam na anak. Si Zacarias at saka si Elizabeth ay nagkaroon ng anak sa kanilang edad. Nang pangalan niya
ay si San Juan Bautista na siyang naghanda ng daan ng tagapagligtas. So mga kapatid, we can remain young at heart. Three qualities o katatlong katangian. Una, tuloy ang buhay kahit na maraming hindi maganda na nangyayari sa ating buhay. Pangalawa, tuloy kang mangarap sa buhay dahil hindi naluluma ang pangarap. At pangatlo ay laging magpasalamat sa Diyos. Balik ako doon sa pagpunta ko sa doktor. Sabi pa niya ay ganito, Father, yung kalagayan ninyo, pasensya na kung sasabihin ko sa inyo to, ang kalagayan nyo ay on and off. Ibig sabihin, pwedeng mawala yung sakit sa ngayon, pero babalik at babalik yan. At yung kalagayan nyo ay magiging lifetime na. Lifetime. Ibig sabihin ay hanggat meron kang hininga at buhay ka pa, ay magkakaroon ka na ng kalagayan o karamdaman na sayati ka. Ang reaksyon ko ay ganito. Medyo nalungkot ng konti. Pero sabi ko, salamat na lang. Kung lifetime yan, at least meron pa akong life at meron pa rin akong time. Ibig sabihin, meron pa akong buhay at meron pa rin akong panahon at oras sa buhay. So maraming salamat sa Panginoon. So sa Paskong ito, itong ating panalangin na tuluyan tayong punong-puno ng buhay, punong-puno ng pananampalataya sa Diyos, at punong-puno ng pangarap. Merry Christmas sa inyong lahat.